So click lang natin tong airplane mode. Then bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Then yan, airplane mode na natin. At automatic 100% activated na yung ginawa nating APN. Ngayon guys, para malaman natin kung gaano kalakas at kabilis yung MB Pro 4G 5G APN, pumunta tayo sa speed test. So click lang natin tong go, then wait natin yung result. So dito natin makikita kung mabilis nga ba talaga yung MB Pro 4G 5G APN. Kung makita nyo guys, yung ping niya 29ms lang, jitter niya guys 10ms. So pag mababa yung ping, mababa yung jitter. So yan guys, bago tayo magsimula sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection, at nag-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to, at click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Magsimula na tayo. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyong bagong APN na naman. Para to guys sa mga nag-try ng APN nung nakaraan hindi gumana sa kanila. Take note guys ha, pag hindi gumana yung APN, pwede nyo na kagad i-delete at abangan yung bagong APN natin. Once na compatible yung APN, yun na yung gamitin nyo para makaranas kayo ng high speed stable at hindi maglalag pagdating sa mga online games, sa pag-browse ng mga social media apps, sa pag-play ng mga video sa YouTube at iba pa. Make sure lang guys sa panoorin yung video hanggang matapos para malaman nyo kung paano i-setup yung bagong APN natin ngayon. Magsimula na tayo. Una natin gagawin, pumunta tayo sa settings ng ating cellphone. Click lang natin tong settings. Once na click na natin yung settings, dito tayo mapupunta. So hanapin natin dyan guys yung SIM card and mobile network. Sa ibang device nakalagay dual SIM or mobile data, or minsan dual SIM or mobile network. Sa iba naman mobile network lang. Same lang yan, tap lang natin. Once matap na natin yan guys, mapupunta tayo sa number ng phone natin. Mamimili tayo ng number na gusto nating gamitin. Take note guys ha, compatible to sa lahat ng uri ng SIM cards. Mapa Smart, Token Text, Globe, TM, Sun Cellular, Gomo SIM, Dito SIM, at kahit anong SIM card compatible. So pipiliin ko tong SIM 1, tap lang natin. Once mapili mo na guys yung number na gusto mo gamitin, scroll down mo siya. Sa pinakababa guys, hanapin nyo yung word na Access Point Names. Sa ibang device nakalagay APN. Kung ano yung makita nyo guys, Access Point Names or APN, same lang yan, tap lang natin. Once na maklik na natin guys yung access point names, dito tayo mapupunta. Sa mandang taas sa kanan may plus sign dyan. Sa ibang device nakalagay add button or add. Kung ano yung makita nyo guys, same lang yan, tap lang natin. Ngayon guys, mag-fill out tayo dito ng bagong APN. So magsimula tayo mag-fill out sa name. Click lang natin tong name. Then ilagay natin dito, MB Pro 4G / 5G. Yan guys yung ilalagay natin na name ng ating APN. MB Pro 4G 5G. Guys, kung gusto nyo palitan yung name, walang problema. Pero ito talaga yung name ng ating APN. Click lang natin tong OK. Sunod guys, pumunta tayo sa APN. Click lang natin tong APN. Then ilagay natin dito, Multi Brand. Yan guys yung ilalagay natin sa APN. Multi Brand. Make sure lang guys sa tama yung pagkakalagay nyo para gumana talaga yung APN sa ating device. Pag okay na, click lang natin tong OK. Sunod guys, pumunta tayo sa server. Click lang natin tong server. Dito guys, ilalagay natin sa server internet.dito.ph. Yan guys, yung ilalagay natin na server internet.dito.ph. Guys, kahit yung server niya is internet.dito.ph, para to sa lahat. All networks to, kahit anong SIM card pwede to gamitin. Pag okay na, tap lang natin tong OK. Sunod guys, pumunta tayo sa APN type. Click lang natin tong APN type. Dito guys, ilalagay natin default. Yan guys, yung ilalagay natin sa APN type, default. Click OK. Sunod guys, pumunta tayo sa APN protocol. Click lang natin tong APN protocol. Dito naman guys, yung pipiliin natin is IPv4/IPv6. Sa pinakababa, yan yung pipiliin natin. IPv4/IPv6, tap lang natin yan. Sunod guys, pumunta tayo sa APN roaming protocol. Click lang natin tong APN roaming protocol. Dito naman guys, yung pipiliin natin is IPv4/IPv6. Same lang din sa APN protocol. Click lang natin yan. Then last but not the least, pumunta tayo sa bearer. Click lang natin tong bearer. Dito guys, dapat yung may check lang dito is unspecified, para compatible siya sa lahat ng uri ng device. Kasi once na pinili mo yung LTE, tapos yung phone mo is 3G lang or 5G siya, automatic hindi gagana sa ating device. Kaya mas maganda na naka-specified para pangkalahatan.
Pag okay na, tap lang natin itong okay sa baba. Guys, double check nyo kung tama yung pagkakalagay ng name, APN, server, and so on and so forth. Para 100% gagana talaga yung APN sa ating device. Pag okay na, isave na natin siya. So para masave guys yung APN na ginawa natin, kailangan natin pindutin yung save button dito sa taas sa bandang kanan. So dyan yan nakalagay. Pero sa akin, kailangan ko muna pindutin itong tatlong tuldok para lumabas yung word na save. So click lang natin itong save. Automatic na save na natin yung ginawa nating APN na MB Pro 4G 5G APN. Ngayon guys, para ma-activate yan, kailangan natin pindutin itong bilog sa katabi. Kung sa pinindot mo yung bilog, automatic mawawala yung mobile data at lalabas ulit. Kasi nga guys, magre-refresh yung signal. So i-activate na natin siya. Click lang natin itong bilog. Automatic guys, mawawala yung mobile data at lalabas ulit. Kasi nga nagpalit tayo ng bagong APN. Ngayon guys, para makasigurado tayo na 100% talaga activated na yung MB Pro 4G 5G APN sa ating device, airplane mode natin siya ng 5 seconds. So click lang natin itong airplane mode. Then bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Then yan, airplane mode na natin. At automatic 100% activated na yung ginawa nating APN. Ngayon guys, para malaman natin kung gaano kalakas at kabilis yung MB Pro 4G 5G APN, pumunta tayo sa speed test. Guys, kung wala pa kayo speed test, mag-download lang kayo sa Play Store. Click lang natin itong speed test, then wait natin mag-open. Antay natin. So click lang natin itong go, then wait natin yung result. So dito natin makikita kung mabilis nga ba talaga yung MB Pro 4G 5G APN. Kung makita nyo guys, yung ping niya 29ms lang, jitter niya guys 10ms. So pag mababa yung ping, mababa yung jitter, automatic stable na stable yung binibigay na internet connection nitong ating MB Pro 4G 5G APN. Kung makita nyo guys, yung download Mbps niya is pumapalo ng 41.42. So yan guys, 41.6 Mbps. So guys, mabilis siya kahit naka-mobile data lang tayo. Yun yung kinaganda dito sa APN. Once na compatible sa inyong area, talaga makakaranas kayo ng high speed stable. Maganda to gamitin guys sa mga online games, sa pag-browse ng mga social media apps. Yung result ng final upload ng Mbps is pumapalo ng 7.72 Mbps. So talagang mabilis at wala akong masabi. Guys, disclaimer, hindi porket ganito yung speed test ko is ganun din sa inyo. Pwedeng mas malakas pa sa inyo, pwede rin mas mabagal. So nakadepende pa rin yan kung compatible yung APN sa inyong location. Once compatible yung APN, mas maganda kasi makakaranas talaga kayo ng high speed at stable na internet using mobile data. Pero kung hindi naman compatible, walang problema kasi lagi naman tayo gumagawa ng mga bagong APN. I-try nyo na lang at hanapin nyo yung APN na compatible sa inyong location. So sana guys, nakatulong itong vlog ko ngayon. Once again, na MyTechPH. Thank you and God bless all.